Hi guys! Good morning! Welcome back muli sa aking channel, Lenis Kakanin at iba pa. Gusto mo bang gumawa ng kutsinta pero wala kang cassava flour? Panoorin mo ang video na to dahil gagawa tayo ng kutsinta gamit ang all-purpose flour or harina. Tara at sabayan niyo ako sa aking pagluluto! Sa isang mixing bowl ay maglalagay tayo ng 1 cup ng all-purpose flour. Gagamit din tayo dito ng 1.5 cups ng water. Then tutunawin muna natin dito yung ating 1/2 cup ng dark brown sugar. Dito sa ating all-purpose flour ay mag-a-add tayo ng isang sachet ng powdered milk. Optional lang ito pero malinamnam kasi ang ating kutsinta pag meron ito. Then ilagay na natin itong ating tinunaw na asukal. Then maglagay tayo ng 1 teaspoon ng lye water, pampakunat sa ating kutsinta, 1 teaspoon ng vanilla. Then i-mix natin. Kung napapansin nyo guys, hindi po ako gumagamit ng atswete. Mas gusto ko kasi yung natural lang yung kulay. Salain natin ito para matanggal yung mga buo-buo. So ayan, iset aside muna natin itong ating mixture. Mag-lightly grease naman tayo ng ating mga molder. Haluin muna natin ang ating mixture bago natin ito ilalagay dito sa ating mga molder. Dapat ay nagpapakulo na tayo ng tubig habang ginagawa natin ito. Dahil kailangan ay kulong-kulo na ang ating tubig sa steamer bago natin ito isasalang. Lulutuin natin to ng 12 to 15 minutes over medium to low heat. Then maglagay ng tela sa takip para maiwasan na matuluan ang ating mixture. Ganito lang dapat ang ating pinakaapoy. After 15 minutes, mag-toothpick test tayo. Ayan, wala nang sumama sa ating toothpick. Ibig sabihin ay luto na ang ating kutsinta. Palamigin bago tanggalin sa ating mga molder. Maglagay tayo ng cheese. Kung ayaw nyo ng cheese, masarap din dito yung kinayod na nyog. So ayan, meron nga pala akong tirang yema nung gumawa ako ng palitaw. Medyo sticky nga lang siya dahil galing sa ref. Kung meron kayong dulce de leche, ay mas maganda dahil masarap din yon dito sa ating kutsinta. So ayan, tikman na natin. Kain po tayo! Masarap, malambot, makunat-kunat at malinamnam yung ating kutsinta. Bumagay din yung ating cheese at yung ating yema. Sa ating recipe ay nakagawa tayo ng 11 pieces. Subukan nyo na ito at talaga namang napakasarap. Pwedeng panghanda sa anumang okasyon at pwedeng-pwede itong pangnegosyo. Salamat sa panunood! Kung ikaw ay bago sa aking channel, please like and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. See you in my next video! Bye!